Adrián Aralpa. Sa pangunguna ng UP Diliman Office of the Chancellor at ng Office for Initiatives in Culture and the Arts, ginanap dito sa bulwagan ng Dangal University Heritage Museum ang Mario Pariel Retrospective Exhibition. Matagumpay na naidaos ang pagbubukas ng exhibit kung saan ipinamalas ang mga natatanging pinta at mga gawa ng yumaong si Ginoong Mario V.A. Pariel, isang professor ng printmaking at painting noong 1990s sa College of Fine Arts sa University of the Philippines, Diliman. Umani din siya ng mga parangal sa pagiging isang magaling na pintor, skultor at litratista. We want to show, we want to present Mario as a very prolific painter. And besides, we didn't know that beyond reality is not my title, it's not anybody's title, but it is the title given by Mario himself when he was alive. And I think this exhibit reflects that he is beyond reality. No, his memory lives on, no? Our remembrances of him are very vivid and very alive, as you can see in this exhibit. Pagbabalik tanaw sa 48 taong pagiging artist ni Mario Pariel ang naging konsepto ng event na ito, kaya nabuo ang temang Beyond Reality. Samantala, ayon naman kay Mrs. Karina C. Pariel, asawa ng yumaong si Mario Pariel, panahon na para ipakita sa mga art enthusiast ang mga obra maestrang ginawa ng kanyang asawa noong siya ay nabubuhay pa. Nagbigay din siya ng mensahe para sa young artists na nagnanais na maging matagumpay sa larangang ito. Well, as sasabihin ko, naririnig ko kay Mario Pariel, continue with what you're doing. Just continue. One day, it will be appreciated. Ilang mga estudyante naman ang nagbigay ng kanilang pahayag tungkol sa experience nila sa nasabing exhibit. A good experience for me because yun nga, first time ko. Tapos, as for Filipino artist and painting, I think I appreciate it more because yung mga paintings kasi dito, parang nakikita mo siya in the Philippines talaga. And so what I can say about Filipino artists is that really, like, I think they're at par with all those great artists of the centuries and of before because they have such depth. Because the Filipinos, as you know, we all know that they're very, like, they're like bamboo. They can just rise up, and you can see that in his paintings, that there's a story to it, and it's just, he's so versatile, and I'm really proud to be a Filipino after seeing this. Mataas yung respeto sa mga Filipino artists kasi mostly ng mga paintings nila parang related sa Filipino culture. Samantala, isinagawa naman sa La Verdad Christian College Caloocan Auditorium ang press conference para sa kauna-unahang full-length movie na pinroduce ng Cine La Verdad, Ang Taguan Pung. Dinaluhan ang press conference ng bloggers at media representatives mula sa UNTV upang masaksihan ang movie trailer at makapagtanong sa mga artista, maging sa mga nasa likod ng kamera, kung ano ang pinagmulan ng konsepto ng kanilang pelikula at ang kanilang naging experiences sa paggawa nito. We can create sa buhay ng tao. Dahil alam naman natin sa buhay ng tao ay meron tayong hinahanap na yung mga kabataan involved doon. Kumbaga, yung iba na dito na sila pupunta. Yun. And then, sa film na yun, doon nakapaloob lahat. Yun, na dapat lang ko rin lang abangan. Salamat po. Personal writer ang hindi mo. Imoy nga sa emotional. Hindi ko ulam na hindi ka makapagsulat. Hindi rin sa sobra na hindi mo na matapos yung sinusulat mo. So, yung mga inspirations ko is, yun na nga, Kuya Daniel at si Brother Ed. Hi mga classmate! Inaanyayahan namin kayo para sa manood ng first ever film ng Cine La Verdad, Ang Taguan Pung. So, dito lang yan sa La Verdad Christian College Auditorium, 5:30 and 7:30 to 7:30 PM. Ang Taguan Pung ay isang suspense thriller film na patungkol sa anim na mga kabataang naghahanap ng kasagutan sa buhay na inihalin tulad sa larong tagutaguan. Ito ay mula sa panulat ni Jomer De Los Santos at sa direksyon ni Mark John Viola. KC Paler para sa Newsfeed. Classroom! Sige lang, aral pa!